Hello, mga kaibigan, mga kapatid, mga kaguro. Welcome to my channel. Para sa mga bago pa sa aking channel, please subscribe, like, comment, and share. Click the notification bell para mas bonggang-bongga pa ang ating kwentuhan at samahan. Ngayong araw ay weekend, kaya may oras na naman ako na magtrabaho dito sa bahay. Maghahalaman ako. Being an environmentalist at nature lover, yan yung hilig kong maghalaman. Kawawa ng mga halaman ko kasi hindi ko na sila na asikaso ng ilang linggo dahil busy sa school. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo yung mga collection ko ng driftwood. O ayan, ready to work na ako. Nag-headband pa ako ng bonggang-bongga. O, headband yan ng anak ko nung grade 2 pa lang siya. Ngayon, third year college na siya. Nakita ko yan, yung headband ito, at ginamit ko para mas presko ang aking pagtratrabaho ngayon. O tara, samahan nyo ako sa aking paghahalaman ngayon. Ito yung driftwood ng Madre de Cacao. Nabuhay ito ng more than 50 years, pero nung nabagyo na siya, natumba na at naging driftwood na. Ito na siya. Pinalamutian ko siya ng mga halaman. Oh, dahil hindi ko naasikaso noon, ayan na, kinain na ng manok yung dating tanim niya. Kawawa naman. Kaya itong lugar na ito, mamaya, aayusin ko yung mga iba't ibang halaman at magiging attraction yan sa harap ng bahay namin para may magandang makikita naman dito sa harap ng bahay. Ito pa yung idadagdag kong driftwood. Ayan. Madre de Cacao din yan. Branch lang niya. Ayan. O, ayan. Ito yung mga gagamitin ko na driftwood. Tignan natin mamaya kung anong mangyayari dito sa location ito. Mapapaganda ko ba ito? O, tignan natin mamaya. O, ayan na. Marami ng halaman na nakapaligid dyan sa driftwood. Nagdagdag ba ako ng makukulay na halaman kagaya ng aglonema na red lips ang tawag daw dyan. Para dagdag naman na attraction yung kulay niya. Okay, nayos ko rin yung mga grass plants. Ayan na. Gumanda na ang paligid ng driftwood na Madre de Cacao. Ito yung usong aba-aba ngayon. Oh, meron ding aba-aba dito sa Munting Hardin. Oh, ito na yung finished product ko. Ito na yung mga halaman, iba't ibang halaman para mapaganda yung itong sulok ang aming bahay sa harapan. Ito. Red lips. Aglonema na red lips. Ito yung aglonema na red lips. Pwede siyang pang indoor sa indoor sana ito, pero marami naman akong indoor plants. Kaya dito na lang para magandang panuorin. Okay. Ito yung mga magaganda pang kwan. O, tapos ilagay ko yung ito na yung duyan. Oh, lagay ko na yung duyan dito. Mm.
Ayan. Oh, habang nagpapahinga, andyan yung magandang halaman. Ito yung driftwood na ipinakita ko kanina na walang mga nakapaligid na halaman. Ngayon, eto na siya, oh. Oh, ayan. Yan na yung mga halaman na nakapaligid. Ayan. Ayan na, ito na yung itsura ng dating driftwood lang na walang kasamang halaman kanina. Naging magandang tanawin na sa harapan ng aming bahay. Ayan. Ano ba yung mga nilagay kong pang padagdag sa tanawin ito? Mga makukulay na bato para colorful at attractive naman. Ayan na. Naglagay din ako ng mga ibang bato pa, mga corals na napulot lang dyan. Ayan. Para balance, linagyan ko rin ng makulay na bato, yellow, pink, and blue sa kabilang dulo. Ayan. Isa-isahin ko yung mga inilagay kong mga halaman. Ayan. Yung welcome plant, grass plant, yung aba-aba na uso ngayon, fortune. Ito yung mga grass plant na itinanim ko sa recycled bottle. Rinecycle ko na yung bote ng litro. Linagyan ko siya ng pinta at ayan na. Ito naman yung spider plant. Ayan yung mga galamay niya, oh. Mga tentacles niya. Yan, tentacles niya, kaya naging spider plant ang tawag dyan. Nilagay ko dyan sa mga parte ng driftwood para madagdagan ng attraction. Ayan pa, oh. Ito yung mga tanim ko dito na inilagay ko dyan. Fortune plants, pangpaswerte daw ang mga ito. At alam nyo ba ang sikreto kung bakit malalago o very robust ang mga tanim kong mga halaman? Ayan, linagyan ko siya ng horse manure. Ayan, yung organic fertilizer ang inilalagay ko dyan. Ito yung snake plant ko. Ayan, nagtanim mo yung organic fertilizer na horse manure. Kaya malago siya. Ito naman yung aglonema na red lips. O, pang indoor sana yan. Pero, marami naman akong indoor plants. Kaya nilagay ko na dito para makulay. Ayan. Combination of white, red, white. Para magandang tignan. Ayan na. O, diba? Maganda na yung tanawin dito sa harapan ng aming bahay. Nakaka-relax kung ikaw ay nagpapahinga. Ito yung punong mangga. Sa lilim nito, merong duyan. O, habang nagpapahinga dyan, tinitignan yung very beautiful ornamental plants. Colorful ornamental plants. Ayan. Simple lang itong ginawa kong landscape using the driftwood as the center attraction, pero nakaka-relax. Pwede kang mag-unwind kung ikaw ay napagod sa iyong trabaho and have a beautiful attraction in this place. Oh, ayan na yung ginawa ko kanina, oh. Oh, napakagandang pagmasdan, di ba? Oh, ayan. Yung driftwood, oh, maganda na. Marami na siyang halaman. At ako naman, habang nagpapahinga sa pagtatrabaho kanina, oh, nandito ako sa dilim ng punong mangga. Oh, presko ang hangin dito. Oh, habang nagpapahinga, nakikita yung magandang halaman ko, di ba?
O mamaya papakita ko din yung mga ibang driftwood ko na madera de cacao na mas maganda ang pagka itsura nito. Ito yung mangga na ibang driftwood. O may butas sa gitna, linagyan ko ng halaman. O ito yung madera de cacao. O nilagay ko yung spider plant. Spider plant siya kasi umaalis siya sa mother plant niya. O, yan, bumababa. O yan, yung ibang driftwood ko. Ito yung madera de cacao na kasama yung dating pinakita ko kanina na sa isang puno lang, 50 years. Ito yung driftwood sa loob ng bahay. Driftwood ito ng madera de cacao na nabuhay ng more than 50 years. At natumba noong bumagyo ng malakas. Kaya ganito na, naging driftwood na siya. O, diba? Ang ganda ng kanyang driftwood. O, lagyan na lang ng varnish para lalong gaganda. O, dito, nakalagay yung halaman na bakong. O, ang daming langgam. Gustong-gusto nila dito yung mga langgam. O, ay yung bakong kinuha nila sa may bundok. Yung mga ganitong driftwood, yung alam natin na wala nang silbi, pag kinuha mo yan at inalagaan, magiging palamuti sa bahay at conservation din ng mga natural resources natin. Ayan. Ah, diba ang ganda yung driftwood ko sa bahay? Oh, ang gandang tignan. Salamat sa panonood sa aking video. God bless. Bye-bye.